Alright, what's up mga master? Welcome back again sa ating channel, Jelon Motovlog or Master Jelon. So for today's video mga master, ito gagawa na natin ng video kung paano natin nailagay ang ating dash camera na pang kotse, no? So inilagay natin sa ating motor. At ito yung ating installation na ginawa. So una, ito yung itsura ng ating dash camera. At ito yung nasa hulihan. Yan. So yan yung pang rear camera. At ito yung ginawa natin bracket. Yan. So ito yung front camera. At ito yung sa driver's camera. At sa pangkotse, yan yung nakatutok sa loob ng sasakyan, makikita ang mga sakay. So ang ginawa ko lang ito mga master, oh, para may idea kaya kung paano ko ginawa ng bracket. So kinabit ko lang sa ating lagayan ng brake fluid. Magaan lang naman yung ating dash camera mga master. At ito, so hindi ko na nagamit yung cable nya. Meron naman tayong cable na pwede sa charging port ng ating built-in. Ay, pagawa ko lang pala ito. So yan yung ginawa nating power. So ang nagustuhan ko sa function na to mga master, pag binuhay mo yung makina ay automatic din na mabubuhay ang dashcam. So continuous na yan mga master, depende na lang sa setup na gagawin nyo sa camera mismo. So yun lang mga master, at ito ipapakita ko sa inyo yung output ng kanyang video quality. So based sa kanyang presyo at sa kanyang video quality ay masasabi kong fair na siya, kasi mura na nga siya. At ayun, ang hindi ko nagustuhan dito sa video na to is hindi ko siya ma-edit sa ating video editor, kasi MOV yung file ng kanyang video. So dapat mas maganda kung MP4 sana, no. So yan ang isa sa cons na hindi ko na napansin ko sa ating dash camera. So ayun, pakita ko sa inyo ang output ng pinakang video niya. Let's go. So ayun mga master, ito na yung actual video ng ating dash camera, no. Actual video at actual audio. So yung naririnig nyo ay galing na ito sa mismong dash camera. Ang kagandahan nito pag nasa kotse ka ay buong-buo talaga, no. Pero kapag ganito nasa motorcycle, since open space nga, ay puro hangin ang maririnig ninyo pag nag-record na kayo. So ito yung front camera niya. Yan. Then papakita ko sa inyo yung front camera na actual na gumagalaw tayo, pero itong rear camera at yung front camera na nakatapat sa atin, rear camera yan. Yan yung actual output niya, actual video niya. So goods na yan para sa presyo na 1,300, no. At yun nga, ang sa napansin ko ay magkahiwalay ng video file siya. So dalawang video file yung inire-record niya. Bale, pagpapatungin mo na lang siya kung gusto nyong pagsamahin sa editor. Sa editor nyo siya mapapagsama yung dalawang video na yan. Etong video na to sa front camera at etong isang file video na magkasama ang rear camera at ito nakatapat sa atin. So, ayan yung actual video and actual audio na nahagip ng mismong dash camera. So, ayan, napanood nyo yung output ng kanyang video quality. So ipapakita ko naman ngayon sa inyo yung mga function nitong camera mismo. So ang menu nito ay mayroong tatlong klase. So ito yung pinakang main menu na bubungad sa inyo. Then pag gusto nyo makita yung rear, tapos ito yung front camera. Yan, pipindutin nyo lang yung app. Tapos kung gusto nyo lang ay yung front camera lang na nakatutok doon. Yan, single screen lang siya. Then tatluhan, ito yung front, ito yung nakaharap sa yung camera, then ito yung
rear camera sa likod. Yan. Madali lang siyang pindutin ang menu. So pero iyan talaga yung pinakang ano niya. Yan, pinakang menu niya, mga master. So ayun, 1,100 plus ko lang na kuha to sa Shopee, mga master. At ayun, plano kong bumili ulit ng bago para hahanap naman ako ng MP4 ang file ng kanyang video output. Kasi ito nga ay MOV file ang output niya. So hindi siya ma-edit sa video editor na mga pangkaraniwan. At ito, testingin nga natin to kung gagana to sa ating microphone laang. So let's go.